Hi guys, good evening. So welcome back to my channel, and for this video is tatalakayin natin ang isa sa mga question at lagi-laging paulit-ulit na tinatanong. Is yung ano ba daw ang temperature and humidity ng ating incubator kapag nag-hatch tayo. So ngayon, yun yung pag-uusapan natin for today. And I have notes kasi itinanong ko talaga to sa aming caretaker doon ng incubator. Sa farm kasi, meron talagang naka-isang tao na doon nag-aalaga ng mga incubator. Hindi lang talaga siya dapat na kung sino-sino nga hawak ng incubator. Dapat isa lang para alam niya ang lagay ng mga itlog habang sila ay nasa loob ng incubator. Ano nga ba yung mga ginagawa namin? Merong isang video ako na 25 or 27 days na ang itlog sa ating mga incubator na tinatanggalan nila ng mga bulok. Yung bulok na yon is bugok pala. Yung bugok. So, yung tinatanggal nila para hindi na ito maisama. Yun lang yung purpose nun. Para hindi na natin mabilang at maisama doon sa pag-transfer natin sa hatching room. Yun lang yung kanyang ano nun. Yung kanyang, yung kanyang dahilan kung bakit nila tinatanggal din. Kasi mabaho yun, guys. Kapag umabot pa yun doon sa ng isang linggo, pag itatransfer nila yun doon, ang baho. And then maraming tutulo yung kanilang mga ano doon, yung baho sa mga malinis at naitlog na itatransfer natin sa susunod na linggo. Okay, so yun lang yun. So, ayun, talakayin natin ngayon yung mga katanungan tungkol sa incubator. For your information guys, yung incubator po namin is iba kaysa dun sa incubator na mabibili nyo sa Pilipinas. Kasi yung sa amin is hindi naman to siya yung asing automatic. Automatic siya na turner pero manual pa rin siya. Hindi siya katulad ng sa iba talaga na parang high-tech na talaga siya. Sa amin, hindi. Bakit hindi na siya pinalitan ni boss ng maganda, high-tech, and etc.? Kasi hindi na siya pinalitan dahil ito na yung gamay ng taong nag-aalaga ng aming mga itlog or sa incubator na yan, di ba? So yun na yun yung dahilan. Hindi mo na kailangan mag-high-tech dahil high-tech na yung lahat. Kung saan ka masaya, kung saan yung worker parang alam nila kung paano gagawin, doon na yun. Hindi na sila nagbibigay ng sobrang stress sa tao para palitan yung mga ano gagamitan. So ayun lang, no? So, bago mo i-transfer ang ating itlog, kasi yung transfer namin dito is tuwing Huwebes. Kasi tuwing Miyerkules kami nag-check or nag egg handling. So, every Thursday, talagang nagta-transfer kami ng mga itlog papuntang hatching room. So, ayun. Ano mga dapat nyong gawin kapag magta-transfer kayo ng mga itlog nyo? 7 days yung requirements natin na ilalagay natin, kailangan bago ilagay ang ating mga itlog sa incubator, kailangan nakasaktong 7 days na sila doon sa ref bago natin sila itatransfer. Bago naman natin sila itransfer sa incubator, i-check nyo muna yung incubator nyo kung mainit ba siya, kung umiinit ba siya. So, i-try nyo muna na mga ilang oras bago nyo ilagay yung inyong mga itlog sa incubator. And make sure na may tubig ang ating mga incubator. Tapos, sa ano naman, sa pagdating ng itlog sa incubator, syempre, meron siyang mabasa-basa siya. So, hindi muna natin siya tatakpan. Kailangan natin pataasin muna yung parang temperature ng ating mga incubator bago natin sila i-close. Hindi siya natin agad-agad i-close while yung temperature niya is hindi pa tumataas dun sa label kung saan gusto natin abot yung ating temperature. Okay? So, yung temperature natin is hindi siya pabago-bago, guys. So, ang temperature na sinabi sa ang ginagamit namin dito is 99.5 degrees. At
hindi na ito magbabago hanggang sa 3 weeks sila doon sa incubator, hanggang papunta doon sa ano, kailangan maintain. Bakit bakit iba siya? Sabi nila masusunog daw, mamamatay daw. Eh hindi po 'yon. Yun po talaga, hindi siya magbabago. Ang init niya kailangan maintain. Hindi siya pwedeng pabago-bago ka ng temperature or mababa. Pag mababa, maaaring mamatay ang inyong mga gansa. Pagka maano naman, kapag masyadong mainit, sobrang init naman, masyadong mas mamamatay ang gansa nyo. Okay? So, 99.5 degrees po yung kailangan nating init ng ating incubator sa the whole ano process. Okay? So, 28 to 30 days ang ating pagpapahatch, okay, sa incubator. Tapos, ang tinatanong natin na incubation humidity. Okay, so, kailangan ma-maintain natin, ang humidity naman niya is 50 to 55% humidity. Ang kailangan natin hanggang 27, day 1 ng pagpasok natin sa incubator hanggang sa 27 days. Tapos, paano na natin to? Papaakyatin na natin hanggang 75% hanggang sa ma-hatch na siya. Yun yung humidity niya. O sana is naliwanagan na tayo dito ha. Tapos, yung ang ginagawa namin dito guys is parang nagkakaroon kami dito na 2 weeks or 15 days. Ang ginagawa namin is ini-sprayhan ng tubig yung buong itlog and then i-open ang aming incubator. Pagkatapos mong ma-open yun, pagka open ng door ng incubator, hayaan mo lang siya doon. And then mamay, antayin mo na tumaas ulit yung temperature niya na 99.5 degrees bago mo siya i-close. Huwag mo siya agad pagkabasa mo, i-close mo na kaagad siya. Huwag ganon. Make sure na parang mahanginan muna siya, ma-relax muna yung itlog natin habang nag-aantay tayo ng pag-init ulit ng ating incubator bago natin siya isasara. Okay, so yun yung ginagawa namin technique. Kasi yung iba daw, may ibang technique, tinatanggal yung itlog. Hindi na po pwedeng gagawin sa amin yung ganon dahil sobrang daming itlog and then nakakapagod yun dahil sobrang bigat ng aming tray pagpasok doon dahil ang lalaking itlog noon. So, hindi po pwede sa amin yun. So, yun yung pinaka-technique lang namin dito na magiging guide nyo. Kung konti lang naman sa inyo, why not taking it out, diba? So, sa amin, hindi po pwede. Kailangan doon lang siya. I-open lang yung door and then spray yung water. Make sure na sa habang nandun sa loob ng incubator ang inyong mga alag, ang inyong mga itlog, kailangan po is hindi siya ano, hindi nyo napapabayaan or hindi nyo napapatuyuan ng water. Make sure na yung water is laging meron siya. Hindi siya nauubusan or nadadry, especially sa gabi. And then, yung turning nito guys, kapag kamay lang or manual lang, kailangan 4 times sa isang araw. 4 times sa gabi kailangan nyo pa rin siyang i-flip ng i-flip yung egg nyo. Kung hindi, automatic turner yung inyong mga incubator. Bakit? Kasi halimbawa na ano siya, pwede siyang mamatay din kapag hindi siya gumagalaw yung itlog natin na nasa incubator. Kaya namin siya ginagalaw. Meron pa kaming ginagawang isang process nito guys kapag 2 weeks na siya doon sa incubator. Tataas, ibababa. Yung mga nasa taas na mga tray, ibababa siya. And then yung sa baba, itataas naman siya. Yung sa gitna, ganun din yung ginagawa nila guys. Yun yung isa sa mga proseso para talagang 99.9% yung ating pagpapahatch ay talagang ma-hatch. Hindi lang siya yung parang ano lang, papabayaan natin sa incubator kasi automatic naman yan. Hindi po. Meron pa rin silang ginagawang technique dito sa farm na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin nila. Okay? So, yun lang. Yun lang naman yung ano, wala nang ibang tag doon, yung parang special para sa incubator. Yun lang yung ginagawa nila. Wala nang iba. So, yun lang guys. Pero, ito yung mga ginagawa namin dito. At magiging guide nyo lang to na sinasabi ko sa inyo. Kapag bumili kayo ng sarili yung incubator, kailangan alam mo rin
kung paano gamitin yung incubator na yan. Kaya kailangan more on focus ka kapag incubator yung ginagamit mo dito sa pagpapahatch ng mga gansa or itlog ng gansa, kahit anong itlog. Kasi sa Pilipinas is parang hindi pa ako nakapag-try na gumamit ng incubator or na kung bumili ng incubator din dahil meron kaming alagang konti na gansa sa amin bakuran. Dahil wala lang, nakatuwaan lang namin ni mama na magbumili ng gansa. So, plan ko din bumili. And nag-inquire na ako and then sinabi niya sa akin na yung roller type daw, yun yung kasya sa gansa, itlog ng gansa. So, siguro yun yung bibilhin ko. Kaso pagkatapos na siguro ng pandemic dahil hirap ang parang transportation, babalik-balik, ganon. So, ayun guys. So, sana is na... na-share ko na sa inyo yung matagal nyo nang tinatanong. Pasensya na kasi matagal ko siyang nagawa. And keep it up lang guys sa mga ginagawa nyo. Kung gusto nyo talaga magparami, kaya yan. Diba? Why not? Alagaan nyo lang ng mabuti. Kasi kapag ang isang, yung isang itlog ay napabayaan natin, ang hirap. Kasi matagal nga silang mangitlog, diba? Matagal yung isang itlog bago ibigay sa atin. So, thank you so much guys sa lahat ng panunood ng mga video ko and gusto ko yung mga picture na pinopost nyo sa ating group sa Gansa Pilipinas. Natutuwa ako na lahat kayo ay nagpo-post ng mga ano, pero ano lang ha, purong gansa lang po yung po-post natin doon. Wala namang masama na mag-post tayo dito. I-flix lang natin yung mga alaga natin. Diba? Walang masama. Pero bawal po tayo doon mag-post ng kahit na anong pagbibenta something. Kasi pwede tayong magbenta doon ng gansa. Basta related sa gansa. Ganun. And topic natin, puro gansa lang. So, maraming salamat guys. And please like my video and share nyo na din if you like it. And para tumaas yung rank natin sa YouTube channel. And thank you so much sa lahat-lahat na nag-subscribe and nangangarap na dumami ang inyong mga alagas. Thank you so much. Bye-bye. Good night.